Kaka-NDP yung ating nagawa, ano, yung finished product natin, o, diba? And ito yung gagawin natin ngayon. Kung kayo, eh, marami po nitong money plant. Tinatawag din kasi yung money plant dahil nag-a-attack yan ng positivity. Ikutin lang natin siyang ganyan. Hello everyone! This is Sir Misunawa Pini Dino Park and Echo Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, arrangement na naman tayo, no? Nakikita nyo ba itong hawak ko? This is a golden pothos na in-arrange ko po. Parang bouquet, no? Actually, pwede pa itong mas pagandahin eh. And ito yung gagawin natin ngayon. Kung kayo, eh marami po nitong money plant. Tinatawag din kasi yung money plant dahil nag-a-attack yan ng positivity at sumisimbolismo ng wealth and prosperity. Eh, mapakagandang halaman at napakabilis padamihin. Kaya kung marami na po kayo nito, meron na naman po tayong bagong arrangement na gagawin ngayon. Actually, ito, golden pothos. Marami pa po siyang varieties tulad ng Marble Queen, Neon Pothos, Enjoy, Majula. Yan po yung mga varieties natin dito sa garden. And naisipan ko, gumawa naman nitong arrangement na ganito gamit naman yung ating Marble Queen. Yan. At mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano pa ma-enhance to. Pero pag ganito, maganda na siya, oh. Itong pot na to, available to dito sa ating garden. Pwede kayong mag-inquire. Lalagay ko dito yung aming FB page para kung sakaling type nyo at bet yung ganitong pots, ano. Narito sa plastic, pero kita nyo, white siya na napaka-eleganting tingnan. So, simulan na natin sa ating pagbalay. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po kakaibang arrangement na naman po yung gagawin natin para po dito sa ating mga photos, ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakagandang pots. Pwede rin naman kayong gumamit ng mga tall pots kung ano yung available sa inyo para di na po kayo bumili, no? Or pwede rin kayong gumamit ng 1.5 na soft drinks. Yan yung malaki. Pwede yung gawin nyo, butasan nyo lang po, ano. Pero dahil ito naman, eh meron na mga design, okay na po siya ng ganito. Pero kung yun yung gagamitin nyo, maaaring yung pagandahin pa. At mamaya, ituturo ko din yan sa inyo. Kaya po, simulan na natin. Kukuha muna ako ngayon ng mga Marble Queen. Kasi ito, Golden Pothos. Yung ating gagamitin ngayon is ibang variety naman. Yung ating Marble Queen. At samahan nyo muna akong kumuha ng mga halaman. So ngayon, nandito tayo sa ating house of bowl. And ito po, oh, tingnan nyo ating mga Marble Queen. Talagang kumakalat na siya sa baba. At gustong-gusto ko siyang gawa ng bagong arrangement. At ito nga yun, ating gagamitin. So, kukuha na tayo dyan. Tuli natin dito. Daladala ko yung aking magic gunting. Para, yan. Yan ang gamitin natin. And, so, dami ko makukuha dito, no? Ang ganda kasi ng mga dako ng mga photos. So, kita nyo. Itong Marble Queen, iba-iba yung klase ng kanyang nabubuong variations. So, ayan, iikot pa tayo sa garden at kukuha muna ako siguro ng mga itatanim natin. Tapos, balikan ko kayo. So, eto na nga, nakakuha na ako ng, ayan, mga gagamitin nating halaman. At, eto po yung gagamitin nating lupa, oh. Kita nyo, meron tong bulok na ipa, compost, yan, pinaghalo-halo ko lang po yan. Kung nagko-composting kayo sa inyo, maganda yan kasi mas mataba yung lupa. So, ayan po. Siyempre, make sure na may butas din po yung pots, ano? Pag halimbawa magtatanim kayo. O, ang gagawin ko muna is ikakat ko po itong ating mga nakuhang mga halaman. Yan, para po, yan po yung ating gagamitin. So, only propagations lang po tayo. Katulad ng ating mga laging pinapakita sa inyong pagpapadami nitong photos. Ganun lang po, ano? So, simulan na natin kasi excited na akong mapakita sa inyo. Magka-cut lang po kayo. Yung iba alam na to, pero doon sa mga bago po, ganyan lang po yung ginagawa natin. Kina-cut natin siya. Tapos tinatanggal natin yung mga inter node na tinatawag.
itira nyo po itong mga, yan, yung nilalabasan po ng ugat, ayan, nakikita nyo. Yan po, yan yung ititira nyo. So, ganun lang po, katayo. And, ayan. So, ayan, magka-cut muna ako ng marami para nakahanda na yung ating mga plants, ano. So ayan, nagupit na natin yung mga one leaf natin na main nodes. Tapos, i-design na natin yan dito. Ang gagawin natin is, yan, sa kabilang gilid, maglalagay tayo doon sa mga gilid. Oh. Kailangan po, yan, nakalabas yung mga leaves, no? And ito rin po, ganun din. Yan. So kung may halimbawa may mahaba po kayong mga nabuo na na aerial roots, tanggalin nyo na po yan, tutubuan din naman yan ng ugat eventually. So yan, tanim na natin ha. At papaikutin nyo lang po iyan dito sa ating pots. Yan, para siyang nakaring dyan, ring of leaves. So balansihin nyo lang po, tapos tingnan nyo yung design. Yung mga malalaki po yung ilagay nyo dito sa inyong mga gilid, ano, para po magandang tingnan. Kasi kapag maliit po yung nandito dito sa mga gilid, matatabunan din po iyan nung mga malalaki. So according to size po, unahin nyo po yung pinakamalalaki, yan po yung ilagay nyo dito sa mga gilid. So eto na po yung pinakaunang layer. Pangalawa po, maglalagay naman tayo dun sa pangalawang ikot natin. Yan, yung sa medyo loob. Diyan po tayo magdi-design. So, lagyan na po natin. So ngayon, kapag halimbawa nakabuo na tayo ng ganitong itsura, yung meron ng second layer, gagawin na po natin yung panggitna. So ano bang gagamitin natin? Siyempre ito pa rin pong mga photos. Pero ang gagawin po natin now is, gagawa tayo nung panggitna niya. So madali lang naman po ito. At yan. Mas maganda yung meron mga ganito, oh, yung pinaka bagong pa-unfurn pa lang. Yan ang ilagay nyo. Tapos, kabit nyo lang siyang ganyan. Kabit-kabitin nyo lang. Yan. And, ang gagawin natin is, tatalian natin siya. So, pwede kayong gumamit ng mga wire, or even ng mga, eto, ang gagamitin ko dito ngayon is abaka. Yan, yung ating burlap na pantali. So, ikutin lang natin yan. And, yan, ibubuhol lang natin. So, madali lang naman to. Ayan. Tapos, ayan, talian din natin yung mga medyo mababa. Tulad nito, eto. Ayan. Dito natin siya itatali. Make sure po na merong mga nodes din po, ah. Yung mga ilalim ng mga photos na ginawa nyo nga parang bouquet na ito. Ayan. Buhol natin. Kailangan kasi ibuhol din natin dito sa dulo para hindi masyadong malaki kapag inilubog natin. Kasi kung ito, medyo sabog-sabog yung mga stem niya, ang mangyayari po dyan, mahihirapan kayong ipasok dito sa may pinaka-center. So, ang gawin natin is, yan, gupitin pa natin yung mga extra aerial roots and pati yung mga extra-extra pa na yan, internode. Dahil hindi na naman yan kailangan. So, yan. Tapos, ayusin nyo na lang po. Yan. And,
ganyan, medyo kayo na lang ang bahalang mag-ayos. So kapag naayos nyo na at sa tingin nyo okay na, ang gagawin nyo po is, ayan, bubutas kayo dito sa gitna. Ayan. Pwedeng stick, pwede pong gunting, tapos paikutin nyo lang ng konti, ayan, hanggang magkabutas nyan, para makapasok po ito, no? At hindi maguloy arrangement nyo. So, ipapasok na natin yan. So, eto na po, ipapasok na natin yung ating, yan, ginawang parang bouquet. Tapos, magiging ganyan na po yung itsura niyan. So, lagyan nyo na lang po ng lupa, ano, additional soil dun sa mga gilid-gilid para matabunan po yung nodes. Minsan kasi may umaangat. So, ganyan po yung magiging itsura niyan. And, ayan, papakita ko sa inyo ng malapitan. So, eto na nga po mga ka-MDP yung ating nagawa, ano, yung finished product natin, o, diba? Eto ninyo po. Eto po yung ating unang gawa, yung ating golden photos. And this one naman po yung ating marble queen. Pero, ito po base lang yan, ano. Sabi ko naman sa inyo, kung gusto niyo po, pwede rin siyang lagyan ng mga pambalot or everything. O, so ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko to ng wrap. Itong ating huling ginawa, yan, lagyan natin ng wrap para makita nyo yung pagkabuki niya, no? Pero, ayos na rin po pag ganyan yung inyong arrangement. Pwede na rin. Pero kung gusto nyo maging special pa, halimbawa, bibigay nyo ngayong may okasyon, Valentine's Day, birthday, o pang regalo, pwede nyo pa rin pong lagyan yan ng parang mga pambalot wrap sa bouquet. So, pakita ko po sa inyo ngayon yan. So, ayan, simulan na natin yung pagbabalot. Ito yung gagamitin natin, oh. Sinamay wrapper yung tawag dito. Yan, may iba't ibang kulay yan. Mas pinili ko to kasi mas madaling i-form at mas madaling balutin. So, simulan natin, ha. Madali lang. Like the usual na pagbabalot ng mga bouquet. Yan, gaganyan lang natin siya. Tapos, yan. Gaganitin natin. Tapos, igaganito lang natin siya. O, irarap nyo lang siya. So, ganyan. And, yan. Tapos, itataling na natin siya. Tapos gagamit tayo naman ito, yung burlap na strings. And, yan. Sa mga school supplies, marami po nito. Makakakita kayo. And, ikutin lang natin siyang ganyan. Tapos, lubuhol lang natin. Tapos ayusin nyo lang, ribbon natin to. So, ayan, napakadali lang. Tapos, ayusin nyo na. And meron na kayong bouquet na gawa sa photos. So, ayusin nyo lang itong mga dakon. Ayan. So, eto na. So, imbis na flowers, o diba, house plant yung nakalagay. At yan na yung bouquet natin. So, ayan mga ka-MB, pinapanood nyo na po yung kakaibang arrangement natin, ano. Pwedeng-pwede yung ipang regalo, ipambigay sa loved ones, syempre matutuwa, ano. At kung halimbawa po na tapos na yung okasyon, pwede nyo tanggalin yung mga wrap o yung kahit na anong mga nilagay nyo palamuti sa kanya. Kasi pwede nang alagaan, o diba? Buhay po yung binigay nyo, living gifts kumbaga. So ayan mga ka-MPP, thank you sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to sa ating video. Salamat sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comments. And syempre po sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye! Try nyo na po itong photos bouquet natin. Bye!